Ang hirap, hanggang wala pa yung balita. Ganyan, pakiramdam mo siya na pag alam mo nun na na-safe na. Yun, natid ko kanina si Katrop sa airport. Madaling araw. Hirap. Puro iyak. 3 hours na biyahe. Ikaw na iyak. Kahit na training lang naman siya doon, guys. Pinadala ng company. Pero mahirap talaga umaalis na masanay ka na magkasama kayo hanggi. Siya. Siyempre. Di ba? Si Katropa yung laging andyan. Siya yung lakas mo. Hapon lang akong ganito. Hinihintay ko yung pagdating niya sa China. Dumating na siya ng Hong Kong, pero travel pa siya ng 6 to 7 hours para dun sa probinsya sa China. Ang hirap, hanggang wala pa yung balita kung nandun na siya. Gagaan yung pakiramdam mo siya na pag alam mo nun na na-safe na. Ay na nga nung hindi pa lumalapag sa Hong Kong, panay ang Chego kung lumapag na ba yung eroplano. Tapos nakita ko delayed flight. Hala, nung akala ko nag-take off na ng 8:30, sasakit ako dun sa scheduled sa Hong Kong airport na delayed yung flight niya. So, sobrang nakakapagalala, nakakatorture. Minsan, di ba tayo, ayaw natin sana ipakita na. Lungkot. Iyak. Parang humiri sila manukot yan. Hindi mo pa rin mapipigilan. Yung mga kaibigan nito, pantawag, kinakamusta. Hindi ako sumasagot ng tawag kasi yun yan. Pag magsasalita ako, ay iiyak ako. Parang lumalabas yung bigat. Siyempre mabigat, di ba? Kaya pa, siguro mga 3 days or hanggang kanina magkasama kami madaling araw. Hindi na ako nagsasalita. Nakausap niya. Ayaw ako magsalita kasi naiiyak ako eh pag nagsalita ako. Alam niyo guys, yung pakiramdam na. Nung niyakab ko siya. Ayaw akong bitaw. Maalang akong tanga. Akong tanga. Kung kailangan ko nung siya, ibitaw mo siya, kailangan na niya mong check-in. Parang gusto mo na lang sumalampak na doon ka na lang umiyak kasi nakakapanghina. Hindi naman pwede kasi mahihirapin siya na makikita ka niyang ganun, di ba? So lumakad ako. Balikod na ako. Lakad ka, parang tangan niyo mo alam. Tapos pagsakay ko ng sasakyan. Paano ba ako uuwi? Ano ka ba makikita yung dadaanan ko? At paano ba ako mag-google ba? Mas gusto mo muna siyang makausap habang andun pa siya, di ba? Nag-iimpay. Pero dahil nga sa bigat ng pakiramdam mo, parang gusto mo makauwi, ihiga na lang. Dami, grabe.
Mix emotions. Ang hirap. Hirap pala. Kaya yung mga ma-abroad, maalis. So, yung sinasayang yung mga sakripisyo nila kasi sobrang hirap. Sana pag umaalis kayo. Sobrang gamitin nyo ng tama yung mga pinaghihirapan para saglit lang kayo, hindi kayo magtatagal. Kasi yung mga iniiwan, ninyo, at kayo din na umaalis, mabigat, diba? Napakahirap. Hindi pa ako makain. Hindi ko kaya kumain, parang hindi pa rin naman sa kumakain doon, diba? Kasi nasa biyahe, actually nag-prepare ako ng sandwich. Nasa waiting area nila kasi. Tulala na nga din ako, hindi ko na alam sa daladala ko. Hindi ko na ibaba ng sasakyan. Makain, tinry kong pagkatan. At yun, sana breakfast namin. Nadala ko din pabalik, hindi ko rin lang makain. Sabi ko, bumaba niya kanina sa Hong Kong, tumawag na siya. Hindi ba rin ako makapagsalita, pinipilit mo, hindi. Pero, yung journey niya, may balita niya din sa akin ng maayos kasi kung ganito naman ako, natatawagan niya. Hindi man lang niya may ekspresyon. Paano yung biyahe niya? Yung kwenta ng saya. Yung experience. Yung nakikinig na mo. Pero, mas panatag ako nung nakatawag na siya. Kaya lang ngayon. Ito na naman ako kasi nga wala pa. Hindi pa dumadating sa probinsya. Monitor ko kasi yung mga oras. Siguro medyo siguro may mga stopover pa. Kaya 6 hours na travel by land. Baka naging 8. So malamang after 1 hour patatawag. So pag hindi pa, ganito pa din, mabigat pa din. Ay naman, hindi na masakit na yung mata ko. Nakakaantang. Makahirap. Kaya yun, mga ilang buwan nyo makikita na ako lang mag-isa. Pag-tsagaan nyo muna akong mag-isa. Muna si katropa. Muna mo isa gagawa ng lahat ng ginagawa namin, ng everyday activities namin. Ako muna. Pero sana bukas okay na ako kasi daming trabaho. May schedule ako bukas. Sa LGU kasi meron pero hindi ka ng patawag ko. Hindi ka ba kayang lumabas ng bahay? Ang ganito lang muna. Sabi ko sana bukas okay. Hindi ko pa naasikaso yung event para sa birthday ko, para sa community service namin. Samahan niyo ako doon sa journey ng antayin natin si katropa sa pag-uwi. Hindi man kami nakapag-uwi ko sa airport kasi wala na, hindi na yun yung focus ko kasi nakafocus na ako doon sa sakit, sa lungkot. So walang video, walang shoot.
kang pala, kahit vlogger ka. Hindi mo na i-vlog yung mga part na yun. Makukuhanan. Pero yung sakit talaga, mahirap pigilin. Masakit sa ulo habang pinipigil. Masakit sa dibdib. Mas matagal mo, wala ka parang nagsasalita ka. Kung sa kalang luluha. Thank you sa pag-follow sa amin, sa mga nanonood. Salamat sa inyo. Hindi lang naman basta vlog yun. Yung mga vlog namin, mga memories din namin. Pinupost namin para andyan lang siya. Hindi mawawala. Mawala man yung cellphone, naka-upload na siya, so mawawala yung mga memories. Kaya salamat mga katropa sa pag-follow, sa pag-watch. Medyo dumadami na po tayo. Salamat doon sa mga couples lang. So, couple LDR mo na tayo ngayon. Pipilitin ko pa rin mga pag-live na masaya. Pero siguro, may makakapag-live ng masaya. Thank you.